Alright, what's up mga bro? May maintenance tayo ngayon ng ano, ball race ng Honda Beat natin. Ayan. Actually, kaka-maintenance ko lang yan. Papalit lang talaga ako nito. Ayan, yung pang-lock niya sa ibabaw. May damage na kasi yun sa akin kasi wala akong ganito nun eh. Ayan, bumili ako nito. Spanner. Spanner tool. Ayan, para ito yung pang-higpit at pang-luluwag natin sa pang-lock natin ng ball race. Lagay ko yung mga link nito sa description, pati yung ano, kung kailangan niya magpalit yung set ng ball race na genuine pang Honda. Yung kasi nakakabit sa akin, yung parang stock. Kaya pala ngayon lang ako mag-vlog nito ng ball race. Kasi ito yung ginamit ko dati, medyo nakagka-problema ako. So, knuckle bearing yung ginamit ko dati. Yan. Ang nangyari, hindi ko na matanggal tong inner race niya. Yan. Kaya pinawelding ako para lang matanggal siya. Wala kasi siyang pukpukan dito. Kagaya ng stock na medyo nakalabas na ganun. Pwede mo siyang pukpukin para matanggal. Ito, lapat na lapat. Yan. Kaya mahirapan ako dito. Kaya ngayon ako nakapag-vlog nito. So, hindi ko recommended na gumamit kayo nito. Itong knuckle bearing. Kasi nga, pag nagka-damage na yung inner race nyo, mahirapan kayong tanggalin. Pero okay naman yung quality niya. Kaya lang, yun talaga. Hindi talaga siya pang Honda Beat eh. Pang Honda Wave kasi ito. Nabaklasin ko na muna yung motor. Tapos pakita ko sa inyo kung paano mag-maintenance ng ano, ball race natin. Tinanggal ko na rin yung bulsa para mas madali natin ma-access tong nut. Ito yung papalitan natin. Wala na yung cover niya dito. Babaklas ka bet. Medyo na damage ko na. Tulugan natin tong nut na to. Yan. Sumasama na oh. Mas maganda kung baklasin niyo yung bulsa. Mas madali niyo mapihit to. Hindi yung madaling ma-access ano. Lugan na natin tong pang lock na nut sa ibabaw. Yan. Medyo lost thread na nga tong ano ko eh, tipos ko eh, kaya babaklas ko. Yan, ito yung nut natin. Kasi ito yung pang lock. Gamitin natin ng spanner. Ito pang luluwag natin dito. Meron pa pala yung washer. May natanggalin. Medyo nakadikit eh. Lugan lang natin ito. Ito yung papalitan natin. Alalayan nyo lang din yan sa ilalim kasi mauhulog yan. Palitan na natin ng grasa to. Na fresh. Actually, pero bago pa yung grasa nyan. Na mapakita ko sa inyo mabuti yung paano may maintain. At least every year kailangan i-regrease nyo to, i-check kung may damage na yung inner tsaka outer rays. Malapit na siya matanggal. Lalaya ko lang sa ilalim, baka mahulog eh, baka yung t-post. Ito yung washer na meron niyang slot. Tanggal na nga eh. Tanggal na yung slot ah. Ano, tanggal na yung slot. Meron yung nakausli ah, parang napipi siya. Ito yung nakasuot eh. Meron okay pa yan. Yan mo na. Ito yung papalitan natin. Sira ko na yung parang cover niya dito. Yan o, daming damage oh. Pinapukpuk lang yan dati. Yan, natanggal ko yung parang cover niya dito. Hugutin natin yung T-post. Hulog naman yan. Tanggalin natin yung T-post. Tanggalin natin itong race. Opya. Yung outer race. Visual inspection lang. Yan. As long as walang damage to. Itong mga
dinadaan na nung bulitas. Okay pa yan. Ito okay pa kasi sa akin eh. Ingatan nyo rin na mawala yung mga bulitas na ma-misplace. Kailangan sakto yung ano nyan, bilang nyan. Check nyo rin kung may basag na ano na bulitas na ito wala naman. Pero linisan na natin ito. Ano? Pala yung tipos natin. Ano yung mga bulitas sa ilalim. Linisin ko muna tapos i-visual inspection natin kung may damage na. Alright, yan. Nalinisan ko na. At yung mga bulitas, yan. Kompleto naman. Siguraduhin nyo kompleto yung bulitas. Saka walang damage, walang basag, ganyan. Yan, walang damage yung inner race. Tsaka yung outer race din. Yung kanina tinanggal natin. Yung pang cover nito. Wala siyang visible na mga guhit-guhit na ganun. Yan, kaya okay pa to. Yan. Pag halimbawa, meron tong ano, may damage, yung race, may guhit na ganyan. Pagka gano'n, magpalit na kayo. Para matanggal nyo naman yan, gamit lang kayo ng T-wrench, pukpukin nyo lang ng dito. Yan, alternate, pagilid, tatanggal na yan ang kusa. Meron kasi yung ano, overlap sa, yan, ito to, itong side na to, yan, may overlap yan. Pati yung ilalim, yan, yan, kita nyo yan. Pwede yan pukpukin ng T-wrench, yan, pag ganyan. Side to side, basta matanggal siya. Ito rin, ganun, same din. Pag ilalapat nyo naman, ito lang yung pupukpukin nyo, yung mga gilid-gilid. Pwede nyo gamitin yung pinagpalitan na para maipasok nyo. Kailangan nyan, baon na baon. Yan. Pabay-balapat nyo mabuti. Kung mapapalit kayo ng damage na inner race. Ito nga sa akin, wala pa nang problema. Yan. Okay na okay pa. Kaya hindi ko na gagalawin to. Hindi ko na papalitan. Okay, ito ko yung lalim. Yan, wala pa siyang damage. Yung inner race sa ilalim. Yan. Okay na okay pa siya. Yung T-post okay pa din. Yan. Mapang damage yung outer race ng T-post. Yan. Itong dust seal okay pa din. Yan, dust seal to eh. Ito naman na liba pag may damage na. Yan, may guit-guit na ganun. Madali lang tanggalin yan. Gamitan nyo lang ng, ano, ng flat screw. Yan. Pukpukin nyo na pukpukin side to side. X pattern. Hanggang sa lumabas siya. Yung pagbabalik naman yan, gamitin nyo rin yung ano, pinagpalitan. Pampukpok. Ito lang patatamaan nyo. Itong mga gilid-gilid. Higyan ko muna siya ng grasa tapos ako lalagyan ng bulitas. Prepare ko muna. Alright, yan. Prepare na natin. Yan. Lagyan nyo muna ng grasa tapos sa kanya ilagay mga bulitas. Yan. Sa inner race natin ilalagay lahat ng bulitas. Pati sa ilalim. Ito yung outer race. Ilagyan ko rin ng grasa. Ito sa ilalim na inner race. Yan. Siguraduhin nyo na kompleto yung ano. Yung bulitas ha. Yan, kompleto yan. Tapos may grasa. Yung T-post, lagyan nyo rin ng grasa. Yan. Pwede natin i-selpak yan. Ito na ipapalit natin ano, yung bago. Ito yung pinupukpuk lang dati. Kaya natanggal na ito. Natanggal oh. Wala na siya. Napalitan na natin ito. Selpak muna yung T-post. Pag nakasalpak na yung T-post, kabit naman natin itong outer race. Ito. Yan. Diin nyo lang yung outer race. May bibitawan yung T-post kasi mahulog yan. Kabit na natin ito. Yan. Ito yung bago natin. Yan. Pag medyo migpit, gamitan natin ang spanner wrench. Dapat lang natin. Huwag natin bitawan tong ano. Tipo sa ilalim kasi mahuhugot 'yan eh. Mababa. Kailangan hawakan lang natin. Alalayan natin. Maluwag pa oh. Tama natin. Yan, dapat na siya. Yan, yan, set naman natin yung tension ng ano. Nung panglock ng steering head natin ito na kailangan yan ano lang minimal drag yung ibig sabihin ng minimal drag yung pag side to side mong ganyan hindi masyadong mayaganit yan minimal drag
Tapos no play dapat. Yung no play, pag inalog mong ganyan, dapat hindi siya na ganun-ganun. Na tak-tak-tak-tak na ganun. Yan. Doon malalaman na tama na intention niya. Yan. Yan, ito medyo okay na. Oh. Hindi masyado maganit. Hindi masyado maluwag. Kung maluwag kasi, may play yan na ganyan eh. Sa ganyan. Ito feeling ko okay na to eh. Adjust ko ng konti. Yan. Nigpitan ko ng konti dun sa ibabaw. Yan. Gumanit siya. Yan. Gumanit. Yan. Pero pag ginanyan ganyan, medyo lumuluwag eh. Basahin dapat, minimal drag, yung side to side minimal. Ang importante walang play. Ito. Yan. Hindi siya nagalaw ng pag ginaganong mo, yung shock. Yung ginaganong mo, at walang play. Yan. Minimal drag, no play. Ito, okay na to. Pwede natin ikabit yung pang lock na. Yung lock nut sa ibabaw. Yan, okay na yung tension natin. Lagyan na natin itong washer. Ah, ito supposedly dapat 'to. Yan. Naka-suit yan dito kasi ito nga na payout na yan. Deform. Yan. Pero okay lang naman 'yan. Para siyang lock washer nung lock nut. Dapat lang natin. Tapos suyin natin yung nut niya. Ito yung nut. Medyo bingot-bingot na rin 'to. Oh. Ito yung flat side. Pero okay pa naman tong nut na to. Panglalak lang natin. Ah, pag ilalak nyo na, kailangan kong try nyo to. Ito. Kasi pag hinigpitan mo yan, pwedeng sumama yan eh. Magbabago na naman yung set mo ng tension. So, kailangan ko kontrahin mo. Para hindi siya gagalaw. Hinigpitan na natin. Ay, ingatan nyo na gumalaw tong ano sa ilalim. Ha? Ganda, meron kayong saktong pang ano nito, pang higpit. Op, yan. Sugad ulit natin dito. Kontra. Pitan na natin ang sagad. Yan. Spike pit. Yan o, ang higpit niya. Tapos check nyo ulit yung ano, yung tension. Kung nagbago ba, hindi. Yan, okay na. Hindi man nagbago. Minimal drag, no play. So, tamang-tama na yung tension yan. Pitan natin yung manibela na. Tapat nyo lang yung butas nito. Nandiyan natin ikakabit yung pang-lock nya. Ito yung pang-lock. Ito yung sa likod. Ito. Itong nut. Yan, ito yung sana nya. Parang spacer. Ito naman yung sa harap. Yan, ito. Ito kasi lubog to dito. Yan, nakalubog sya dyan. Nakabit na natin ito sa kabilang side. Sagyan na natin to, itong spacer nya. Yan, sakto yan dito. Pasok siya dito sa loob nito. Yan. Tapos yung nut. Ito, 17mm. Yan, pang kontra. Ang kabila, 14. Yan, sagad na naigpit yan. So, importante ito, pasok. Ito. Kasi ito, tama yung ano niya. Space niya dito. Yan, okay na. Yan, walang drag.
pag sina side to side, wala siyang drag. Pag inalog natin yung ano, fork, walang ano, play. Pag maluwag to, lumalagutok, yun yung play. Ayan, minimal drag, no play. Ano, okay na, buhayin ko na lang yung motor, tapos okay na yan. Tapos test ride na natin, ano. Alright, test ride, test ride. Yan. Test ride na natin itong ano natin. Bagong palit na ball race or bagong ano, bagong maintenance. Yan. Ah, tuwing kailan nga ba nagme-maintenance ng ball race, no? So, para sa akin, ha, kapag ano, kapag naramdaman nyo na, na baka makabig, yan, may kabig, sanyalis yan ng ano eh, na may kailangan na i-maintenance o may damage na yung ball race nyo. Tapos kapag maluwag na yun, alam ba yung ganon, pag preno mo ng amp, sumalagutok. Yun, senyalis din yon, maluwag naman yon yung ball race pag ganon. So kailangan mo na rin i-maintenance yan. So pag wala ka pa naman nakaramdaman na ganon, bro, annual, yan, annual ano, maintenance, every year ganyan. Or 10,000 kilometers ang tinakbo. Depende na sa inyo. Pero para sa akin, yearly, mas okay na i-maintenance yan. Swabing-swabe na ulit. Maganda na ng steering niya. Napagbagong grasa talaga eh. Maganda yung ano eh. Pagliko-liko mo. Nakaramdaman mo naman yan eh. Fresh na fresh. So yun lang naman yun. Yung mga senyales nun. Yung umakabig. Umakabig mag-isa yung motor. Yung para lumiligo mag-isa. Tsaka yung lumalagutok pagka pumipreno ka sa humps. Pero mas maganda kung ano. Baka may nakaramdaman na kayo na ganun. Mas okay kung bumili na kayo ng pamalit para halimbawa na may damage na talaga, pwede nyo mapalitan agad, hindi na kayo magkakabit ulit, tapos bibili na naman kayo ng ano, di ba? Mas madali yun. Pag-usapan naman natin yung ano, yung knuckle bearing, yung nakita nyo na ginamit ko dati. Kaya ngayon lang ako nag-vlog nito eh, sobrang tagal kong ginamit nyo na may damage na siya pero hindi ko siya matanggal talaga. Kung hindi ko pa pinaspatan ng ano, para matanggal lang ng welding. Yo, buti natanggal nga eh. Kaya naibalik ko yung stock. Para kasing 1 year ko ginagamit yung stock. Tapos nagpalit ako nitong ano, itong knuckle bearing. Kasi lumuwag kasi yun sa akin. Wala pa naman siyang damage eh. Na, ano niya man eh. Kita nyo naman. Kaya lang ano siya. Maluwag siya. Kapag pumipreno ko sa humps, sumalagutok yung harap. Sabi yung maluwag. Ayun, naisipan ko lang na palitan nun. Kaso, nagkamali pala ako. Wrong move pala yun na pinalitan ko. Kasi yan, nakita nyo yung inner race. Lapat na lapat siya eh. Pag nakasuot na gano'n, wala siyang pag-aanuhan. Pagpupukpukan, pagtatanggalin mo na. Hindi kagaya nung sa stock. May overlap. Pwede mong pukpukin yung side to side para matanggal mo yung inner race. O kaya hindi ko recommended na gumamit kayo ng ano, ng knuckle bearing. Kasi hindi mahirap talagang tanggalin. Yung ibabaw pwede mong tanggalin eh. Medyo may overlap. Pero yung ilalim, wala talagang flat na flat siya. May kurba kasi yung ano natin. Yung sa saksam, sa may salpakan. So kung magpapalit kayo nyan, genuine na ipalit nyo. Yan. Talagang matibay yung genuine. Palalagay ko na lang yung mga links sa description lahat. Ano, para kung sakaling kailangan nyo magpalit or yan, magagugrasahan nyo lang. Ayan. Yeah, pwede nyo ma-order sa Shopee. Hanap ako ng genuine na ano, ball race. Para yun ang gamitin nyo. Papunta ako ngayon ng ano, Riot eh. Ipaparepaint ako. Na fairings. Abangan nyo na lang ano yun. O, dito ko natapusin yung vlog. Ride mga bro, ride safe!